Ilang TNVs provider lumantad para ireklamo ang isang transport network company o TNC na nag-alok sa kanila ng drive-to-own at kill switch program na umano'y makatutulong sa kanilang kabuhayan. Pero kalaunan ay magiging daan pala upang sila ay mabaon sa utang. Alamin kung bakit sa report ni Eden Santos. Naglakas loob na ang ilang transport network vehicle services o TNVs providers na lumantad para ireklamo ang isang transport network company o TNC. Ito ay matapos na ibunyag ni Atty. Ariel Inton ang Drive to Own at Kill Switch program na nais paimbestigahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kwento ng mga ito, madali silang nainganyo ng TNC sa alok na Drive to Own at Kill Switch program. Dahil sa babayarang 20,000 pesos ay makakakuha ka na ng brand new na sasakyan na maaari na nilang ipasada. Lalo pa silang nahikayat dahil lang mismong TNC na ang maglalakad ng kanilang provisional authority o kaya ay prangkisa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa mga pumatol sa offer, madali nga silang nagkaroon ng sasakyan pero hindi naman agad nakakuha ng provisional authority o kaya franchise ang TNC. So nakapag-decide ako na maging driver partner po ng kabilang TNC, which is yung pula na lang pong TNC ang itawag natin. During ng orientation, since nag-apply ako as driver partner nila, during the orientation po ng pulang TNC, tinakil po doon yung lahat ng mga dapat gawin ng isang driver nila, tsaka po at the same time yung mga programang meron sila. Isa na po dito yung drive-to-own program. So yung drive-to-own program na po na yun is programa para po sa mga drivers na kung saan mag-i-issue sila ng brand new na sasakyan at sila na rin po yung maglalakad ng mga papeles sa franchise po. Ngayon po, regarding naman sa kill switch, yung po yung kinalamang ng pula sa berde. Meron po itong kill switch na kung saan, kung sakaling ma-hold up kami, ma-carnap, pwede nilang easily ma-recover yung sasakyan or maligtas kami sa alanganing lugar. Kasi merong sa GPS na po na yun, which is nakakabit sa mga unit na mga drive-to-own, unit na drive-to-own, kapag halimbawa nag-report po kami regarding sa mga incidenting nangyari sa amin, pwede kaming patayan ng makina. Kaya po ang advice nila, bigay niyo yung susi sa hold-upper, blah, 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 para po tapos mag-report lang kami sa kanila, automatically sila na po yung re-responde. So po yung naging advantage nila kasi kung maaalala nyo, talamak po yung parang hold-upan or karnapan ng mga sa kabilang TNC, which is yung berde. Yung may nare-report na driver na napatay, mga carnapping, so yun po. So nainganyo po kami doon. Yung kill switch na yan, ma'am, meron kaming binding agreement po ng company at saka TNC na hindi namin sila pwedeng galawin. Hindi kami authorized na pag nakapatay yung makina, hindi namin pwedeng kami ang bubutinting kasi may penalty silang ipapataw sa amin. So pag yun, ginalaw namin, halimbawa nasa highway kami, biglang namatay. So wala kaming choice kundi gawa ng paraan para paanda rin. So ang gagawin mo, ihanapin mo si kill switch na sinasabi nilang gadget. Ngayon, pag ginawa mo ng paraan yun, the next day, may penalty ka pa. Pag punta ko ng parking lot, pag pinandar ko, wala na. Tumawag na agad ako dun sa mga kasamahan ko, bakit ganito? Tapos tumawag din ako sa TNC na, please ma'am, paki-activate naman to kasi nasa initan kami. Yung mga bata, nasa loob ng kotse. Sabi, pinauwi ko na nga sila agad eh. Noon, dumating 2 hours, technician dumating. Sabi niya, sir, tignan lang namin yung sasakyan mo, layo ka lang muna. So after nun, mga 15 minutes o 10 minutes, okay na yung sasakyan, sir, okay na, sir. Sabi niya sa akin, okay ka nga, kasi yung aparato na nilagay namin, hindi mo ginalaw. Nasabihan naman sila ng TNC ukol sa kill switch na umano'y proteksyon nila laban sa mga hold-upper o carnapper. Pero ang hindi nila inaasahan ay maaari palang gamitin ang kill switch para sila i-harass ng TNC kapag hindi makabayad ng monthly amortization sa partner financing company nito. Maganda naman yung security features talaga eh. Kaya lang, yung purpose po ng security features, ginamit din po nila na pag hindi kami nakabayad,
okay lang makina mo. Pag nalaman nila na sa other TNC ka, papatayin nila yung makina mo. Ngayon, ano mong mangyari doon? Kaya naiwan niya sa kalsada, natuka, sagot mo yun, cargo mo yun. Kasi dapat nag-a-advise ka doon sa kanila. Paano kung mag-a-advise, wala ka naman makausap doon. Pagaya ko ma'am, ako experience ko. Yung sasakyan ko, nasa kalsada lang. Nakapark sa labas ng bahay. Nagulat na lang ako, ayaw mag-start. So, nakikita na ng barangay sa amin, gusto na pahatak. Tawag ako ng tawag sa company, walang pumapansin. Sige lang sila ng sige. Hanggang sa hahatakin na siya. Tinaningan na ako ng barangay namin. Pag hindi mo yan tinanggal, hahatakin namin yan. Doon na lang sila ngayon umaksyon. Lumipas ang 2 months bago nila inactivate yung sasakyan, sabay hinatak na rin. Ako naman po, matagal na ako kasi akong driver. Naghahangad po akong magkaroon ng sasakyan. Eh, may in-offer po yung ano na ganyan, yung TMC na magandang offer sa paglalagay ko, yung pangarap ko, matutupad. Eh, hindi pala. Kabaligtaran yung nangyayon, nagkakaproblema ako sa pambayad. O kung yung maski siya pang maintain ang sasakyan. Dahil hindi ako nakakabiyahe. Sa kanilang paglantad, nais ng mga ito na maibalik ang kanilang perang ginastos o kaya naman ay maibigay na sa kanila ang ipinangakong provisional authority na hanggang ngayon ay wala pa rin. Wala. Ang tinuturo nila si LTFRB, yung pera nyo na kay LTFRB na. Hintayin nyo lang yung release yung paper. Ngayon kami, sige, hintay namin. Ang tanong, kailan kayo maghihintay? Hindi namin masasagot yan. Nasa LTFRB na yung ano nyo. Wala man lang kayong patunay na yung pera namin inireceive ni LTFRB. Wala sir eh. So paano yun? Kailan namin hintayin? Hintayin lang kayo sir, mag-release si LTFRB ng listahan. Lumipas na ilang taon, isang taon may higit naman, wala nangyari. So para kami, balik-balik kami. Ganun na nangyari. So sa ano namin, magkakausap-usap kaming grupo. Sabi ko, hindi pwede yan. Punta tayong barangay. Daan natin sa legal. After barangay, punta tayo sa piskal. Bukas ang aming programa para sa panig ng TNC na nagpatupad ng drive to own at kill switch program na inireklamo ng mga TNVs providers. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.